What hast thou here? And whom hast thou here? That thou hast given thee out of silver her here? Hast he that killeth thee out of silver her upright? And that giveth an habitation for himself in Ramah? Behold, the Lord will carry thee away with a mighty captivity and will surely cover thee. He will surely violently turn and toss thee like a ball into a large country. There shalt thou die, and there the chariots of thy glory shall be the shame of the Lord's house. I will drive thee from thy station, and from thy state shall he pull thee down. I will clothe him with thy robe and strengthen him with thy girdle, and I will commit thy government to his hand, and he shall be a father of the inhabitants of Jerusalem and to the house of Judah. And the key of the house of David will I lay upon his shoulder, so he shall open and none shall shut, and he shall shut and none shall open. I will fasten him as a nail in a sure place, and he shall be for a glorious throne to his father's house. And they shall have upon him all the glory of his father's house, the offspring and the issue, all vessels of small quantity, from the vessels of cups, even to all the vessels of platters. Sabay-sabay. In that day, saith the Lord of hosts, shall the nail that is fastened in the sure place be removed, and be cut down, and fall, and the burden that was upon it shall be cut off, for the Lord that's spoken it. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong masalita. We pray na kayo po ipalain niyo, Lord, ang iyong salita, ang mensaheng ngayong gabi. Madali niyo po sa amin ang may agalakan, Panginoon, even negative again ang tema dito. Though meron siyang glimpse of hope, especially sa mga nagpalataya sa inyo, Lord. So I pray na mawarningan din kami, maging warning din to, Lord, sa kung sino man sa amin, nagbalak, Panginoon, or yung babae, wala masyadong tiwala sa inyo, wala respeto. Panginoon, I pray, may matalino kami, at sumunod sa inyo, at may warning, Panginoon, makinig. At hindi din namin ang kalagayan dito, Lord, yung mag-aaralan namin, kung saan, saan po ito applicable, para kami maging matalino, Lord. Warningan din namin yung iba, hindi kami mag-tubili, Lord, dahil pag sinabi nyo, ito yung mangyayari. Salamat po, Lord. Again, maraming salamat sa inyong bilang. Maraming salamat sa mga blessing. At we ask and pray, Panginoon, sa blessing spiritual ngayon ng gabi na rin. And then, maraming salamat po, Lord, sa lahat ng bagay. Ipapala kayo may taas. In Jesus' name we pray. Amen. Mga po na po. Good evening sa lahat. Good evening po. Okay, so medyo pahirap tayong pahirap, no? So, basahin ko lang po yung mga last four, no? Bago ito. Isaiah 18, when judgment is a gift. So, judgment yon. Alabas ko na ba yung aking ano? A highway out of Egypt to Assyria. So, medyo positive yan. So, mga kalabang nation, pero may positive hope. And then, nakedness, a shameful judgment. So, puro judgment na naman. Pero ito naman, kakahiya. Okay, so sana dito kayo. Sino wala nun? Nag-usapan natin mga ano. Then last week, go set a watchman. So maganda rin yun kasi nag-usapan natin yun yung dapat may mga mag-warning nga, no? Pero sineset up yun. So minibigyan ng halaga, time, at dito nga kayo, bud. Hiligan ko pa kayo dyan. Ano meron dito? Sarap nga rin ko, malamig. So ngayon naman, medyo mahaba yung ating title, kaya kapit kayo, ha. Sino nagsusot dyan? Yung sulat. Hindi nga nagkasya, yun. Title natin ngayong gabi. So puro judgment pa rin po yung ano. Yung tema, pero kaya focus tayo sa ibang medyo unique dito sa chapter na to. Okay? Ang title natin is... May subtitle pa. Dapat nga tatlo, eh. Sa verse 6 ba yun? Kanina?
Anyway, ang title po nito is But Ye Have Not Looked Unto the Maker Thereof. Aba, no? Sa Tagalog, ngunit hindi kayo tumingin sa gumawa nun. Ano yun nun? Ah, makikita nyo kung ano yung ginawa doon. Pero basically, ang Diyos naman lahat ng gumawa, di ba? Ng lahat ng bagay. So, hindi sila tumingin sa Diyos. Medyo mabigat, no? And subtitle natin, mas mahaba. Subtitle, Destruction to People Who Don't Respect God Nor Heed His Given Warnings or Vision. Haba, no? Ulitin ko, ha? Destruction to people who don't respect God nor heed His given warnings or vision. Sa Tagalog, ano ba yung destruction? Kasiran. Ito pa, mayroon pa dito. Ano pa, oh? Ano yung destruction? Kasiraan ang nasa isip mo, hindi. Nakabalas na yung focus mo. Destruct. Kasiraan. Hindi kasiraan eh. Pinsala. Kasiraan. Yun na nga. Yun talaga eh. So, destruction to people don't respect God. Yung mga tao walang respeto sa Diyos pa. Lalo na pag winarning ka na. Ito yung warning. Lagi tayo dito sa Isaiah. Paulit-ulit na tayo. So yun yun. Makikita natin mamaya kung bakit. Again, maganda na naman yung tema na to. Again, may isa siyang team pero may unique sa kanya eh. Kaya isa-isa na natin. So yung last time napansin nyo, di ba umiikot tayo sa iba't ibang lugar yung preaching about Babylon, Moab, then Egypt, Assyria, yung mabalik tayo sa Judah, sa Arabia, okay? So ngayon, saan naman tayo? The burden of the valley of vision. Saan kaya yun? Kasi last time, burden of Babylon, burden of Moab. So ito medyo iba. Ano kaya yung valley of vision? So kung maaalam nyo yung matapos natin yung Revelation, di ba? Medyo nadaanan din natin yung Joel doon. So, isa sa mga setting doon, yung valley nga kasi sa biblical times, madalas naglalaban sa mga valley. Kasi galing sila ng gano'n. So, mas maganda kasi maglaban, talagang ubusan yan eh. Palakasan na gano'n ang laban sa kanila dati. May discounted rin, pero madalas talaga, palakasan lang. Imagine nyo, no? Ilan sila, ilan kayo. Sino dito na ipag-rumble na. Ay, nagsubukan. So, gano'n yung palakasan lang yun. Kaya maganda maglaban talaga dun sa patag. Tapos minsan galing dito, pinapana kayo naman doon, nasa bundok. Ganun yung setting sa kanila eh. Okay? Tandaan nyo kasi mamaya mabanggit na namin yung valley. So banggitin ko lang, hindi ko natin puntahan na. Pero sa Joel, binanggit naman, valley of decision. Naalala nyo. So yung valley of decision, dalawang beses, ganun din. Valley, labanan, doon madi-decide kung anong mangyayari doon. Sino mananalo, di ba? Nakukuha niyo yung picture ng valley. So medyo nakakatakot labanan nyo. Pero iba, mayayabang. Kala nila mananalo sila. Siyempre, gusto nila yun. Oh, labanan. Ito na! Ano sinasabi niyo mo yan? Hu! Ahu! Ahu! Ayabangan na yun. Yan. So, tapos nabanggitin ko na. Nabanggitin kasi yung Valley of Megiddo. Valley of... Ganun, laging labanan po ang tema nun. Okay? So, bito, value of vision, medyo, bakit kaya? Tingnan natin. Yan, nag-umpisa na, no? What aileth thee now? Okay, ano yung ail? Parang sakit ba yan? O ano yung, ano masakit sa'yo? Ano yung iniinda mo? Thou art wholly gone up to the housetops. Anong iniinda mo? Bakit ka umakit sa bubong? So, again, may maalala kayo dyan, di ba? Sa Matthew 24. Sabi doon, ano? Pag, I mean, basta yung house staffs, hindi mag-preach, ha? Ibig sabihin, yung mga nasa bubong daw, huwag nang bumaba. Okay, ibig sabihin, may delikadong, sabi, may delikado doon. Sa baba, okay? Natin ngayon, hindi natin masyado naranasan yan, pero may mga lugar na nakaranas yan, di ba? Sa Ukraine, ganun yun. Kaya nabanggit natin yan last week. Pag sino, nagkasugo na,
andun kayo sa gitna, aalis kayo talaga. Story natin. Thou, so anong lugar kaya ito? Iniisip nyo ba? Alam nyo na? Binasa nyo ba kanina? Sino nagbasa? Sinong nagbasa? Wala. Nahihirapan ako nito. Ah, sige. So thou, so may tinutukoy siya. Sino ba itong sino may iniinda? Umakit sa bubong? Yun nga, ba't siya umakit sa bubong? Parang aligaga na. Alam, tama ba yung aligaga? Nag-worry na siya. Bakit? Kasi marami daw siyang stairs, hindi kanyang ginagawa. Basta siya parang siyang, ano, nanginginig, natatakot, meron siyang inaanas dito. And a tumultuous city. So nagkaroon tayo ng clue ngayon, yung tinutukoy na ikaw, hindi lang isang tao. Okay? So city pala, pag tumultuous, magulo, ganun din yun, magulo. A joyous city, ba't naging joyous? Masaya. So halo. Pwede ba maghalo yung joy tsaka ano? Gulo. Makikita natin dito kung paano 'yun. Kasi alam niyo yung winawarningan natin mga tao minsan, baka mapunta ka sa impyerno. Ah, ganun ba? Iniisip din nila 'yan, alam niyo ba 'yon? Iniisip din nila pag ano, kaso pipiliin nila kung saan nila ilalagay 'yon eh. Kung matatakot sila or babaliwalay. Kasi pag hindi nila binaliwalay, pag hindi nila maalis sa utak nila yun, natakot ka talaga eh. Hindi mo langit, impyerno lang. Eh, alam mo, impyerno ka. Hindi yan? Yan nyo lang ha, lagay sa utak nyo. And then, ito, may description pa dito sa city na to. Sabi niya, thy slain men are not slain with the sword, nor dead in battle. So, patay daw yung mga tao nila. So, nakakatakot ba? So yung gera na yung ano nun, di ba? Pinapahiwatig. Pero ito medyo kakaiba. Sabi niya, hindi sila napatay ng sword. Baka arrow. Hindi rin, sabi niya, nor dead in battle. So medyo kakaiba. Nakakuha niya na. Kaya again ha, punta tayo sa, lagi sasabi sa Isaiah, may mga prophecy yan, tsaka learning yan, doon sa mismong context nila. Pero hanggang ngayon sa atin, meron spiritual. Mas ma ano yan, mas mabigat spiritual ngayon yan. Habang inaaral natin, sana makuha natin, okay? So meron daw isang city, ang gulo, ang dami na patay pero hindi sa pamamagitan ng sword tsaka ng ano pinamamatay dito. Mas nakakatakot ba 'yon, no? Ano? Sabi nila mas nakakatakot daw kalaban, 'di ba? Lagi tayo spiritual. Ang hirap kalaban ni Satanas minsan, 'di ba? Paano mo lalabanan 'yon? Nakikita mo yung mga anak mo na lang, yung mga mahal mo sa buhay, may sira rin ulo, lalo ko na. Diba yung dating mga pure na pure? Kunwari si... mabait dito, sino mabait dito? Si Julia, kunwari. Bait-bait niya, diba? Bad. Hindi mo alam, mamaya, ano na, may naiisip na rin na hindi maganda, diba? Lalabanan mo, sino lalabanan mo? Spiritual eh, diba? Kaya ang hirap. Kaya parang ganito yung tema dito. Napatay yung mga tao nila, hindi sa physical, no? So, tuloy lang natin. So, ito naman, yung mga rulers daw ng city are fled together. So, again, pasok yung tema ng gera. Umanggit natin sa Ukraine, di ba? Talagang alisa rin sila kasi nagkakagulo na eh. Kaya sabi dito, another parang weird na statement, sabi dyan, they are bound by the archers. So, sa mga nage-games, alam nyo, na-relate tuloy. Kaya alam yung mga melee fighters, ano yung sabihin ng melee fighters? Yan, close range. Yan, isa ka pa ba? And then, ano yung mga archers? Ano yung tawag doon? Long range. Yung tipo, yung sabi, bumabato, either bumabato o malayo. So, sino yung magbabound? Pag sinabing bound, itatali. Malamang sa hindi, yung mga strongmen, yung mga melee fighter, di ba? Diba dito, archer? So, pasok siya sa tema kanina na parang natalo sila, napatay, pero hindi sa pamamagitan ng gera or ng sword. So, isipin nyo itong gabi itong pang-oppress sa kanila. Okay? Ibig sabihin kakaiba. Yun ang gusto ko sabihin dito. At mamaya, magiging mas malinaw pa yan. Tuloy lang natin. Therefore, said I, look away from me. So, yung I dito, balik to kay Isaiah. Kasi, nung naalala nyo, si Isaiah yung nagusulat. And then, sa kanya nireveal ng Diyos yung mga mangyayari.
So kung alam mo, sabihin ko na nga sa inyo kung ano city to, kung binasa nyo, alam nyo na eh. Balik tayo sa Jerusalem. Okay? Eh, taga Jerusalem din si ano, di ba? Sa Isaiah, taga Judah yan eh. So dahil nakikita niya kung ano sasapitin ng kanya, parang Jeremiah later eh. So nakikita niya na, nasatapos ko lang sa 2 Kings. Si Elisha, ganun din eh. Sino yung umiyak siya? Iniyakan niya si Hazael. Hazael ba yun? Parang ganun eh. Pinatawag lang siya kasi nagkasakit yung hari. Ba't ko umiiyak? Kasi nakikita niya na yung future. Amen? Na si Hazael yung magiging hari and then papatay niya yung mga kababae niya. Elisha, pag namatay na rin si Elisha. So, ganun po yung may mga pangitain. Amen? Kaya kung minsan, ngayon pala, nakikita ko na pag nagloloko yung iba, wala na. Hindi ako sa natatawa dun. Kasi naubos na yung iyak ko eh. Ganun talaga. Amen? So ito sa Isaiah, tindi nito. Sabi niya, "Look away from me, I will weep bitterly." Okay? Hindi lang basta iyak. Eh, ba't niya pinapaalis yung tao? Di ba ganyan kayo pag ano, iiyak kayo? Nahihiya ka? Nakita niyo ba si... Hindi ako mag-joke, seryoso tayo eh. Pero may meme, di ba, pag umiiyak ang pangit. Di ba sa ngayon, eh, hindi mo naman, ano, ang pangit naman mukha. Pero kasi talagang iiyak ka eh. Naalala ko sa si Joseph, ganun di ba, nagtago muna siya. Sino pa? Ayan. Ganun din si Jeremiah. But anyway, so umalis kayo sa akin, or at least huwag kayo tumisa, iiyak ako ng matindi. Labor not to comfort me. Huwag yun na akong, huwag ka nang umiyak. What? Ganun eh, iiyak ka talaga. Gusto mong iiyak kasi talagang malungkot ka. Because of the spoiling of the daughter of my people. So malinaw na, di ba? Judah, Jerusalem. For it is a day of trouble and a treading down. Pag treading down, tatapakan sila. So common naman yun sa Isaiah. Pero again, inulit. And of perplexity. Ano yung perplex? Ha? Nako-confuse. Diba? Kasi nga pag gera, kahit po yung gera ngayon sa Ukraine ganyan, nako, lokohan na po yan. Ibig sabihin, para makakuha ng support. Sabihin nila, eh, mga Amerikano, mga loko-loko yan. Ay, mga gano'n. O, lilito ka na. Kaya sa Bible, ang daming kwento nung sila sila mismo nagsaksakan eh. Ganun po yun pag magulo na. Kunwari dito, uy, si Stephen pala, kalaban. Laman. Anong gagawin mo? Uy, sinaksak niya si Stephen, patay si DM mo. Eh, nagkakagulo, anong gagawin mo? Diba? Magulo po ang gera. Amen? So anyway, sabi dyan, "By the Lord God of hosts in the valley of vision." So binalik yung valley of vision. Kaya alam natin, yung place na paglalabanan, yun nga yung valley. Kanina, meron daw doon, yun, burden. Pero ngayon, magkakaroon ng labanan doon sa valley of vision naman. So mamaya, balik natin yung vision. Kaya nasa title natin yung vision. Ano pa meron? Breaking down of walls. So, kaya na talaga, di ba? Kasi yung wall, nilalagay para hindi kayo pasukin. Pag sinisira na yan, ako, gustong-gusto kang pasukin, mapatay ka pag nasa loob ka. Nakuha nyo? "And the crying of, and of crying to the mountains." Ba't sila sumisigaw sa bundok? So, isa sa mga alala natin dito sa Revelation 6, yung takot na sila, di ba? Yung gusto nila yung rocks and the mountains fall on us. Yan yung isa sa mga interpretation nung narinig ko. Pero ang nakikita ko din dito, pwede kang, dahil magulo na nga, yung mountains kasi minsan sinisimbolize yung mga kingdoms. So, pwedeng ganun. Tumatawag ka ng tulong or tumatawag ka ng galit ka dun. Parang magulo na talaga. Okay? Masundan pa. Sige. So medyo magulo na. So ito, may lugar na naman hindi natin alam. Pero parang naano natin yung Elam last time, di ba? Basta yung Elam na yan, isa yung sa anak ni Shem. Lalo Shem, anak ni Noah. So ibig sabihin, maraming tao to, grupo ng tao. "And Elam bear the quiver with chariots of men and horsemen, and Kir uncovered their shield." So again, dalawang grupo ng tao. So parang ang picho, so sasakupin kayo. Okay? "And it shall come to pass that thy choicest valleys shall be full of chariots, and the horsemen shall set themselves in the way
at the gate. So kanina yung valley, magiging natin ha, di ba, labanan, pupunuin daw yon ng mga chariot and horsemen, talagang maraming kalaban. Okay? Pwede mong sabihin na andun din kayo, lumalabang, pero kaya na yan. Kasi sabi dyan, yung iba naman, mga horsemen, yung horsemen parang pinipicture lagi niyan, yung mas na kasi nakatungtong yan, nakaupo yan sa, ano, sa taas, parang mas malaki, malakas na weapon niya, parang gano'n. Kumbaga sa ating ngayon, tanke, gano'n. Nasa gate, kung sabihin, talagang lalapit sa'yo. Okay, nakikita niyo na yung picture. Bili natin, and he discovered, sino yung he dito? Yung kalaban. Okay, the covering of Judah. So again, kung mayroon kayong fortress or castle or yung walled city, tinatago niyo yung sarili niyo para titirahin niyo siya sa palabas, di sila makakapasok. Ang problema, nakita daw nung kalaban yung covering. Ibig sabihin, alam nila kung ano yung depensa nyo. And thou didst look in that day in the armor of the house of the forest. So pag sinabi armor, again, protection, kaso nakita daw, yan, tingnan natin. Ano pa yung nakita nila? Ye have seen also the breaches. Alam yung breaches? Hindi yan yung naliligo kayo. Ano yan? Butas. Ano yung breaches? Ganon din yun. Kasi mga butas. Kasi yung mga wall, dapat walang makakapunta dyan. Kaso nga, minsan di mo may maintain yan, di ba? May gera dati na sira to, minirepair ng konti, kaso may sira pa rin. So, ano pinipicture dyan? Kasi madali kayong pasukin. Kahit meron kayong protection, may way para kayo ay sakupin. Okay, so natakot na ba kayo? Huwag nyo imagine na kayo to, pero pwede rin. Mamaya, i-relate natin sa sarili na ito eh. So, dapat kasi, yun nga, sabi nga lang yung pastor, panalangin yung bawat isa, protektahan natin, bakuna natin yung sarili nang, pati mga anak natin, tayo-tayo, bakuna natin ang panalangin, kasi hindi natin kaya eh. Diba? Minsan nga, kaya dito, ang ganda na nung inaaral natin, kung bira, ba't napapariwara pa yung iba? Nakalusot! Ang demonyo, amen? Ano pa? So yan, malinaw na yan talagang Jerusalem yan, kasi the city of David. So marami daw butas, maraming sira, and they and ye gathered together the waters of the lower pool. So ito na may sabihin naman ito, kung nakakita kayo sa mga palabas ng yun nga, defense nila, so may wall na, meron pang tubig. Diba? Para mahirap sakupin. Kasi pag wall lang yan, dito mayo lang kami dyan, meron lang kaming hagdan, eh paano kung may tubig pa dun? Bago ka sa wall, may tubig. Ikaw may pirana pa dun, yun ang magaling, no? Pero ganun ginagawa nila, may pool. O siyempre, anong gagawin mo? Lalamoy ka para makaano ka sa wall. Di, patay ka muna, no, bago mangyari yun. Nakakuha niyo ba? Sana pala may picture tayo, no? And he have numbered the houses of Jerusalem. So, binilang daw yung mga bahay. Bakit kaya? And the houses he have broken down to fortify the wall. Sa Tagalog, ang dami nilang bahay. Kasi sasakupin sila. Ang ginawa nila, sinira nila yung bahay para gawin yung wall. Gagawin mo ba yun? Gagawin mo ba yun? Yung bahay, sirain mo, gagawin mong wall. Well, depende nga. Takot na takot ka talaga. Kaya may lesson daw dito eh. Binggating ko na kasi maganda rin yung application eh. Kung sabi ng isang preacher, sabi niya, una, hindi mo gagawin yun, pero pag takot ka, gagawin mo yun. Or, mas pinotektahan mo yung labas kaysa yung loob. Ikaw na mismo yung sumira. So, pwedeng lesson sa atin to, no, na kasi sa atin, dapat mas matibay ang ating nasa loob kaysa labas. Okay? Parang naalala nyo again yung Temple of Jerusalem, tsaka yung sa panahon ni Nehemiah, di ba? Anong inuna nilang gawin? Yung temple o yung wall? Ba't din nila inuna yung wall? Eh, paano sakupin sila? Sabi, mas importante na ito. Inuna nila yung importante. So, nung meron na silang temple, saka lang nila ginawa yung wall. So, yun ang magandang halimbawa sana sa atin. Ha? Spiritually, unahin nyo yung mas mahalaga yung sa loob. Amen? Kaya tayo, hindi tayo nagpapaganda masyado dito. Okay na yung may konting komportable tayo. Hindi tayo nagpapayabangan. Amen? Hindi masyadong magbongga, masyadong... Importante yung inaaral natin, natutunan natin, yung mga tao.
Amen. Yan ang importante sa church, spiritual naman, individual. Yeah, mag-pray, manalangin, tiwala sa Diyos. Saka rin yung porma. Kasi minsan nakakaano din yung porma eh, di ba? Di ba? Ang porma ang porma. Kaya sabi ni Pastor, puro porma naman. Kasi ganun. Kasi may mga ganun talaga. Sa porma, porma, hindi alam yung Bible. Ganda na suot, ganda na sapatos. Yun lang, puro porma lang. Ano yun? Pangit, di ba? So, unahin natin yung sa loob kaysa sa labas. So, pero again, ang nakita ko dito, mas nakita ko dito, yun nga, yung talagang takot na sila. Hindi pa sapat yung wall, pati bahay, insinira. Isa sila titira. Wala, takot na sila eh. Ito yung sinasabi ganun sa old pool na naman, no? Kailangan nyo yung wall, may pool. You made also a ditch between the two walls for the water of the old pool, but ye have not, yan na, yung title natin. So, may wall na, may pool pa, gumawa na namang another pool. Nakita niyo yun? So, takot na talaga. Puro protection na kasi takot sila sa kalaban. Pero ito yung tanong dito. Mabalik natin mamaya, pero banggitin ko na sabi dyan, parang inaayos niyo yung protection niyo. Diba? Kasi hindi naman kayo nagtanong, so gumawa, parang ganito. Kahit sa ang bagay, Itong mga ginagawang mga building kasi, may plano yan eh, lalo pag makomplikado. So, tinatago po yung ano niyan, yung plano niyan. Kasi katulad niyan, gusto mong baguhin ng konti ito, hindi mo alam, may wire pala dyan, dyan pala yung poste, hindi mo alam. So, dapat titignan mo, sino ba gumawa nito? O pwede bang tibagin to? Baka namang gumuho. So, dito sa kanila, ang nakita ko dito, parang dumidiskarte sila, more on defense, hindi nila alam, bakit ginawa yon? O baka mas pag ginawa mo ng another pool yun, di mahirapan ka rin. Imagine mo na ito, wall, pool, ito yung labas, ito yung pool, ito yung wall. And then another pool na naman dito. Talagang di na mahirapan. Eh kaso, paano ka magdedepensa dun? Paano magdedepensa? Di wala ka na rin access dun sa... Kasi maganda, meron sa wall, meron ka rin access. Titirahin mo nga sila dun eh. Imagine nyo ba? Kaya yung magandang title natin dito, but ye have not looked unto the maker thereof. Hindi mo naman tinanong, ipasan ba yan? Ano ba yung magandang design? At pag-formado nyo. Minsan maganda, ina-explore kayo yung mga castle dati. Ngayon, hindi na ginagamit yun kasi wala nang use eh. Pero inaral daw nila yung bakit yung nakita ko sa France yung ano eh. Yung meron silang mga kapal na walls. Tapos mayroong slit sa gitna. Napansin niyo ba sa ibang mga tower? Para sa inyo, parang bintana. Kaso, anipis. Ba't ganun? Ha? Yeah, sa mga arches. Para de-depensa ka. Ikaw, may hirapan silang tirahin ka. Pero ikaw, madali yung sila may tira. So, dapat alam mo kung paano dinisign yung towers. Para magamit mo at hindi ka matalo. Okay, so again ha. Maganda na depensa mo yung sarili mo, pero magtanong ka. Okay? Yan ang ano kayo sa Bible, yan ang team talaga eh. Sino ba gumawa ng lahat? Yung iba, kaya yun na isisip ko rin, ba't kaya wala na mga makakapal na, ano, na walls? Nuclear na eh, wala rin mga gawain. Ngayon, intelligence na lang ngayon. Ganun ang labanan. Ibig sabihin, kaya walang wall yan, kasi ang wall nila dyan, intelligence. So, alam mo kung meron bang threat. Meron bang threat sa gobyerno? Sa, yun ang inaalam nila. Kaya yun ang pinapatibay nila. Amen? So, maraming bagay pa yan, pero move on tayo mamaya. Rarapa po yan mamaya. Okay? So, hindi sila nagtanong or tumingin sa gumawa nun at neither had respect. So, sabihin, mas ano yung mas basic dyan? Yung respeto o yung magtanong ka? Kahit kunwari dito, kay... ano bang, ano? Yung, unari, meron akong ginawang, ano? Wala akong maisip eh. Na yan, nag-preach ako, diba? So, may tanong ka ngayon. Ano yung iba, magtatanong, kasi, aminin nila, ay, basta hindi ko alam yun eh, nagtanong siya, okay din yun, diba? Pero iba, hindi nagtatanong, pero, hindi rin ang gugulo. Kasi, at least, may respeto, diba? Alam ko na hindi ako mag-iingay pag
Hindi preaching kasi nag-aaral nga yung iba eh. Okay? So mas ano yan. Kaya dito, baliktad parehong wala sila. Hindi na sila nagtanong. At lalong hindi nila nirespeto yung Diyos. O yung gumawa nun. Okay? So yung literal dito kasi yung gumawa daw nun. Hindi nila ginalang. Pero ang spiritual ito, ang Diyos yan. Hindi sila nagtanong sa Diyos, bakit may gera, paano mananalo, paano maiwasan yung gera. Yun hindi nila, dapat yun ang inisip muna nila. Saka sila nakaiwas sa gera. So wala rin silang respeto doon sa pag-fashion, fashion, yun, gumawa. Bakit ganyan ang ano yan, culty yan. Ngayon, kung ikaw, nagre-repair ka lang ng bahay, sino bang architect na gumawa nito? Tibagin ko nga ito. Hindi mo alam, iniisip niya yun, dinesign niya yun. Hindi mo pwedeng basta-basta tibagin yun. Ako ba, ganun din, kahit anong na-repair niya, sino mo alam mag-repair dyan? Dapat kung magaling yung nag-design, mas madaling i-repair. Kung ganun yung kanilang design. Anyway, so, basta kami, balikan natin yan. Dapat may galang tayo, at least, sa Diyos. At at least, magtatanong ka rin lang bago ka gumawa ng mga bagay-bagay. So, points dito. Nakukuha natin yan. And in that day, did the Lord God of hosts call to weeping. Okay na, ito na. So, ano yung mangyayari ulit yung tema natin? Merong sasakop. Winawarningan na sila. O, ganito mangyayari, ha? Ganito. Sinabi na sila matagal na yan. Kaya, ano yung paraan na lang para masalba pa tayo? Kunwari, ito, yung mga lolo natin, eh, sila yung sumuway sa Diyos. Ngayon, tayo na yung sasakupin. Sila, patay na. Lolo-lolo natin. So, pwede naman tayo lumapit na sa Diyos ngayon, di ba? Makiusap tayo. Hawak naman ang Diyos lahat sa kamay niya, di ba? Kaya sabi dito, in that day, did the Lord God of hosts calls to weeping. Ibig sabihin, umiyak na kayo. Ganun ba? Ano magagawa ng iyak? Kaya po yung mga church ngayon na ano, puro saya-saya. Wala, di biblical church yun eh. Ano sinabi ni James? James ang sabi niya, di ba? Ano ba yun? Hanapin natin. Yan, dito pala yun. Let your heart, let your laughter turn to mourning. Yung sinabi dun eh. So, laugh. Good night. Laugh. May basa. There they go. Tubig lang. Okay, malaking point to, no? Isa-isay natin. Sabi dyan, so hindi yun sabi natin kakaiba yung sinasabi sa Isaiah. Kaya balikan natin. Sabi din sa New Testament, James, lumapit kayo sa Diyos, lalapitin siya sa'yo. Lalo tayong mga adult, no? Minsan, pag ikaw na yung nasanay na, nakakita ba kayo ng taong may authority sa iyo lumapit? Eh, hindi ka na kailangan. Ang daming ganyan, di ba? Lalo sa Diyos. Pero kahit isa sa mga magulang, sa anak, hindi kita kailangan. Hindi ako makikinig siya, hindi ako sunod. Mamaya, kailangan mo na pala yung magulang mo. Mapahiya ka ngayon, di ba? Pero lalo yung mga tao, ganyan. Kaya binanggit dito, ano ba kailangan gawin para lumapit sa Diyos? Obviously, hindi basta-basta. So, obviously, linisin mo yung kamay mo, ibig sabihin, yung kaya mong iwasan ng kasalanan, iwasan mo na. Hindi sa kaligtasan to, ha? Sa practical application to, mga mananampalataya o hindi. So, binanggit na sinners, obviously, para mag-reflect tayo sa sarili natin. Purify your hearts, si double-minded. Kaya sabi dyan, be afflicted and mourn. O, pareho kanina, di ba? Ano yung pastor? Ibig sabihin, magpapasakit ako parang mga katoliko. Obviously, hindi. Ibig sabihin, kung sakit tayo yung sarili mo, pero tulad niya, kung kailangan mo mag-ministry, maglingkod sa ibang tao, minsan kasama dyan,
sasaktan kasi mamahalin mo yan, tapos di ka pansin, di ba? Soul winning. Bibigyan mo ng oras yan, minsan pati pera mo, di ba? So, hayaan mo silang saktan ka, parang sinasabing ganun. And then, born, umiyak ka. Iyakan mo yung mga kaluluwa. Amen? Hindi po, Bea, bahala kayo dyan. Yan nga yung ano, ministry. So, yun, ganun din. Iyakan mo yan. Eh, basta masayahin akong tao eh. Hindi ko sinabing lagi kayong malungkot, ha? Pero, may mga time na kasi nga, pag nakita mo na itindihan mo, mahal din ito ng Diyos, kasi mapunta sa impyerno, matutuwa ka ba nun? Ibig sabihin, kahit masaya kang tao, salamat kung pinagpala ka ng Diyos, pero hindi laging ganun. Yun ang sinasabi ko. Again, hindi laging malungkot, hindi laging masaya. Yung iba na kailangan, kaya kasi yan, ako, may pera ka. Uy, pwede kong gastos sa sarili ko to eh. Pero, makita mo yung iba, kailangan din nila. Okay, again, hindi ko sinabi mamudpod kayo, ha? Alam niyo naman yung ginagawa natin dito. Amen? At least gamitin mo yun. Kahit hindi sarili mo, baka sa kanila. So yun yun, enjoy to heaviness. So ang saya-saya mo na lang, kasi may pera ka, sarilinin mo na lang. Hindi. Sa halip na sarilinin mo, isipin mo pa yung iba. Nabigatan ka pa. Pero yun ang sabi ng Diyos. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. So pero dito sa Isaiah 22, ganun din in a way. Ang sabi ng Diyos, umiyak kayo. Hindi parang baliw na umiyak, ha? May, obviously, may, ano ba yung context ng Isaiah, di ba, sa Jerusalem? Di ba, husgahan nga sila, eh. So, dapat, nagsisi ka na. Hindi ka matuwa dahil yung kasama mo, loko-loko, hindi nagsisi, puro saya-saya. Dapat, nakita mo na ko, yung sasapitin nito, hindi ito matututo, mapahamak to. Kaya, sabi dito, ano ba ako? Yan, in that day, ang of call to weeping. Ang Diyos na mismo nagsasabi sa iyo, umiyak ka, di ba? Ang kanta niyo, ano yung sabi? He that's yung sa soul winning, he shall reap in joy. Bago yun. So in tears. Yun din yun eh. Ibig sabihin, nagtatanim ka, iyak ka ng iyak, pinapanalangin mo sila. And then pati sarili mo, Lord, nahihirapan na ako, pambihira ito. Napahiya na ako, sasharean ko na nga sila, napahiya pa ako. So iyak ka ngayon, pero okay lang, tuloy lang. Amen. Sabi dyan, yun ang tinatawag tayo ng Diyos doon, especially lalo sa kanila, lalo na pag ikaw na yung paparusahan. Sige nga, yung bata nga, ang galing yan, siya na pagpapaluin ko yan. Oh, papaluin to, sorry na, sorry na. Sorry na, pero yung ibang mga bata kasi titigas na ng puso eh. Sinasabihan na, wala pa, parang di nagisisi, hindi man lang na nasesense, na mali na pala siya. Ganito yung sinasabi dito, dapat kayo, pwede pa naman kayong patawarin. Kasi mahal nga kayo ng Diyos eh. Hindi ko yung gusto patayin ng Diyos lahat, sabay-sabay pa. Eh kaso yung talaga mangyayari kasi yun ang consequence ng kasalanan nyo. O anong, ano kaya sa palagay yung ginawa nila? Nagsisi ba sila? Yung binasa eh. Sabi dyan, umiyak kayo, magumiyak kayo, malungkot. Yung mga pagpaano nga, kulot, straight, kulot, kulay. Hindi ka huwag kayo magpakalbo. Ibig sabihin lang nito, huwag yun ang ano yun yung mga paggastos sa inyong ibang ano nyo, di ba? And to girding with sackcloth. So, madalas siya sa Bible, pag sinabi nagsusuot ka ng sako, ano man yan, di ba, naglulugsa ka, yun din yun. Anong ginawa nila? Sige nga. Ang panawagan ng Diyos, magsisi kayo! Anong ginawa nila? Hindi lahat sa ating ngayon, pero nakakita na kayong ganyan, di ba, sa soul winner mo. Ikaw, makapahama ka niyan. Ano nga gawin niyan? Eh, okay lang to. Magsasaya palalo ako, parang namagit ko sa inyo yung office mate ko, di ba, na feeling pogi. Sabi ko, naku, ano, sino magmamahal sa inyo pag gano'n? Hindi, okay lang, enjoy ko pa eh. Ito ginawa ng Israel, no? And behold, joy and gladness. Kabaliktaran. Slaying of oxen. Uy, party, party. And killing of sheep. O, pagkain na naman yun. Eating flesh. Kainan, lamon. Drinking wine. Inom-inom. Bakit daw? Ito, pamilya to, na-quote to sa 1 Corinthians
15. Ganon din ang context nun. Galit na galit minsan ng Diyos sa atin kasi nasabi na kailangan magsisi ka, sabihin mo, ay hindi na, namatay din naman tayo eh. E di ano, yeah, YOLO. You only live once. Nakita niya yan, di ba? Pwede naman, tama naman yun eh. Kaso, dahil you only live once, magpaayos ka na. Dapat ganun tayo. Sila, baliktad. Mamatay ka na rin. Magsaya ka na. Ito yun eh, oh. Nakita niyo ba yun? YOLO. Let us eat and drink, for tomorrow we shall die. Loko-loko talaga to. Amen? Amen. Kaya ito preaching natin, dapat ka, ano, kapanipaniwala o may soul winning ka. Kung di ka naniniwala mo yung piano, anong ginagawa mo dyan? Intindihan niyo ba yun? Amen. Diyan nagkakatalo minsan. Ikaw, minsan, takot ka rin eh. O, siguro doon mo muna kasi yung piano, ano nakakatawa doon? Kaya nga, ang judgment ng Diyos, di siya mababago, siya pwedeng lokohin katulad ginagawa itong mga to. So kaya yung next verse niyan, ito na. Ano sa palagay niyong judgment ng Diyos? Kanina naawa pa siya. Kanina winawarningan niya pa. Kahit sa ating ganun niya, pag nakita mo na wala ito. Hindi sabi ng Diyos, sabi niya, sinabi ni Isaiah, pinakita sa kanya. It was revealed in mine ears by the Lord of hosts, surely this iniquity shall not be purged from you till you die. Talagang patay kayo. Malilinis kayo, pero mamatay muna kayo. So nakita niyo yun? So wala na, minsan ikaw, nakakatuyo na ng dugo pag minsan may sinasabihan ka ayaw. So pagpapasa Diyos mo na lang yun, or bayaan mo na, wala eh. Hindi nang binigay sa atin yung pilitin natin ibang tao eh. Tuloy lang natin, sabi dyan, na say the Lord God of hosts, go get thee unto this treasure. Ito, medyo nagbago yung tema, pero mamaya babalik yan. So nag-focus siya, nag-shift pa ng focus. Kasi nakita natin kanina eh, na matindi yung judgment. So ngayon, mababanggitin yung mga tao dito, dalawang tao. Una, ito si Shebna. Sino yan? Pastor, hindi ko kilala yan eh. Sinabi na nga eh. At pagka search lang sa Bible, makikita mo si Shebna, nabanggit yan, ito po yung priest actually, pero may position siya. Pero ang tawag sa kanya, minsan Shebna the scribe, yan ang laging tinignan mo yan eh, Shebna the scribe. Kasi sabi dito, ang tawag sa kanya dito lang sa Isaiah, treasurer. So, nagsusulat ba yung treasurer? Pwede, di ba? So, kasi official to. At na malaga sa pera. At madalas ay hindi, wag na ako po yan, iba. Hindi lagi, ha? Pero madalas ganon. Ilan si Judas? Ano sasabihin kaya kay Shebna? Galing ng ano, pag tinitindihan mo, which is over the house and say, over the house, ibig sabihin, officer yan. Okay? Ano sinabi ng Diyos? Basa nyo nga. Ready, go. What hast thou here? And whom hast thou here? That thou hast hewed me out of sepulchre. Hast he that I died him out of sepulchre on high? And that I made it one habitation for himself in wrath. Ano yan? Sepulchre. Ano yung sepulchre? Libingan. Ano yung hue? Hew. Ha? Inukit. Or nag... inukit. Or... Naghukay. Or nag-shape. Okay? So, bakit daw? Sino man dito? Galing na lang ng Bible eh. No? Para magtingin ka. Tingnan mo. Sino nga ba? Kasi daw itong si Shebna, anong meron ka dyan? Kaya sabi, anong meron daw? Itong si Shebna, gumawa ng sepulcher, hindi naman, masama ba yun? Hindi naman, di ba? Kaso makasarili, iniisip niya na agad yung kanya, kasi ganyan po yung mayayaman, di ba? Saan kaya may himlay pag ako'y ano na? Naisip mo pa yun? Kaya tayo na, alam natin kasi nung disolawining tayo sa paraiso, di ba? Maniwala ka yung mga hirap. Ba't kaya may bahay dito? Parang museum, ano? Musileo ba tawag dyan? Ba't may bahay dito? May gate pa, may tubig pa nga, may korea, may ilaw. May aircon pa! At ini-aircon naman yung patay. O syempre, ang ano doon, pag nag-gather yung pamilya doon, kasi may mayaman to.
At ang gaganda po nung ano niya, di ba? Ganon si Shebna. Isa kaya pag namatay ako? Ang problema niya ganito. Okay? Kaya nabanggit dyan, inarak! Ibig sabihin, talagang matiba yan. Ito yung sumpanan Diyos. Eh. Behold, the Lord will carry thee away with a mighty captivity and will surely cover thee and he will surely violently turn and toss thee like a ball into a large country. Sinong basketball dito? Baseball. Gano'ng kalayo yan? Hanggat kaya mo, di ba? Ganun daw si Shev na, itatapon siya. Ito a large country. So again, kung alam niyo yung context ng Bible, madalas ganun, di ba? Pag nasakop kayo, i-exile kayo niyan. Papatapong kayo, gagawin niya alipin sa lugar nila. Hindi lahat, ha? Pero yung iba, ganun nangyari. Babylon, Assyria, ganun ginawa nila. There shall thou die. Doon ka mamamatay. O yan ang ginagawa mo dito, sepulcher mo dyan. Ang ganda ng sepulcher ko dito, ha? Doon ka mamamatay. Nakita niyo irony doon? And there the chariots of thy glory shall be the shame of thy Lord's house. Uy, marami kang chariot, ha? Ay, kanino ba to? Uy, Shebna. Sino Shebna yun? Yung pinatay na matay doon. Hindi pa tapos si Shebna. And I will drive thee from thy station. Pag sinabing drive, ano yun? Napalisin. And from thy state, he shall pull thee down. So yung station tsaka state, parang isang stationary, di ba? Ano yung madalas natin gustong doon tayo? Yung mga politiko nagpapatayan, ano yan? Position. Naintindihan nyo ba yan? Kasi pag gandong ka, power, pera yan eh. Kahit sa mga kumpanya, ganun yun. Kahit hindi siya marunong, gusto niya siya andun. Ganun yan. Kahit sa church, ha? Kaya mo siya, nagpapayabangan eh. Sa church, dapat servant kayo. Di, ay, ako, alam nyo ba, ako ng ganito ni ganyan, ganyan. Kaso pala, pag inayawan ka ng Diyos, anong gagawin sa'yo? Pwede ka niyang alisin dyan. Itong si Shebna, ano yan eh, may posisyon na siya. Kaso, puro iniisip niya, sarili niya. Pati insurance niya, ano ba to? Ano yung plan? Life plan, St. Peter, St. Ewan. Kaya anong gagawin sa'yo? Aalisin siya ng Diyos doon. So again, lesson, ano? Huwag ka masyadong komportable sa posisyon mo. Amen? At posisyon ang inaano mo. Sabi nga lang, maganda, leadership, leader ka, hindi ikaw yung boss lang. Though mayroon ding pakinabang yun, pero still, huwag mong kakalimutan na andiyan ka para sa dapat mong gawin. Amen? Bira, malapit na tayo. Sige. So, pwede kang alisin dyan. Ngayon, magka-tandem lang to eh. Pag inalis ka dyan, anong gagawin sa'yo? Papalitan ka. Ngayon, may inggit ka sa papalit sa'yo. Kaya binanggit dito yung papalit sa kanya. Si Eliakim, the son of Hilkiah. So, si Hilkiah daw ay sikat na prophet. But anyway, si Eliakim, ang daming Hilkiah, ewan kung magkaka-related dyan. Pati si Jeremiah, di ba? Son of Hilkiah din yun. But anyway, si Eliakim ipapalit kay Shebna. So yan si Eliakim, nabanggit niya sa Bible, talagang official yan, parang prime minister daw yan ni Hezekiah. Okay? Hindi siya hari, pero mataas. Matapos na tayo dito, actually puro positive, then biglang negative. Okay, sabi dyan, I will clothe him with thy robe. Okay, akin na yan, bahala ka na, alis ka na dyan. Okay, ito na, papalit sa iba yun. Amen? And then, pati yung girdle, kung may malaking belt sila doon, ewan ko, siguro. Kukunin kay Shebna, ibibigay kay Eliakim. And I will commit thy government into his hand. Yun na nga, pinalitan na siya. Hindi na ikaw, siya na, umalis ka na dyan, you're fired. He shall be the father to the inhabitants of Jerusalem, to the house of Judah, and the key of the house of David will I lay upon his shoulders. So siya na yung gagawa. He shall open and none shall shut, and he shall shut and none shall open. Yun yung mga bigat. Kanino na narinig yun? Sino yung nagbubukas at walang makakapagsara? At pag siya nagsara, walang makapagbukas. San sinabi yun? Sa Revelation, di ba? So bakit dinakumpara si Elka? Kinukumpara lang siya.
Kumbaga, ganun kasi ang ano, official eh. Pag ganun, may position ka. Pag sinabi niya, yun na yun. Amen? Amen. Ganun yun, sa bahay, dapat ganun ha. Mga lalaki, amen? Amen. Sinabi mo, ito, batas natin. Ay, wag ganyan. O, sige na nga. Dapat may rule. Lalo na pag talagang matindi yung officer, yung leader, yun na yun. Okay? Kung di pa sapat, ito pa. I will fasten him as a nail. Nakakita ba kayo ng pako? Ngayon tayong bagong tool dyan, bad. Sinubukan ko na eh. Ang gagamitin natin sa yero, bad. Dumating na. Alam mo yun, bad? Yung nail gun. Bago kasi yun eh. Alam mo yun, bad? Kahit bakal pala, paano nangyari yun? Yung pala may pulbura pala. Sinubukan ko kanina eh. Ngayon yun, pah! Talagang baon. Galing, no? Nakikita sa Facebook. Ay, posible to, sabi ko. Eh, sinubukan ko. So, ganun daw pag lagay mo yung kamay mo doon. Talagang ginaganyan mo. Ang tibay eh. Ganun yung pako eh, di ba? So, ang sinasabi dito, ang Diyos daw, si Eliakim, para siyang higpitan, parang ipapako siya eh. Sabihin, hindi siya basta-basta maaalis doon, parang alis siya na. Na inalis siya doon. Oh, malis ka nga dyan. Pag ang Diyos ang naglagay, wala kang makapag-alis. Amen? Amen. So, saan applicable sa atin? Ano, ito, mga misa, wala kayong tiwala sa sarili nyo. Nakita mo isang tao, mayaman na, isa lang anak. Ikaw, naku, gaano, nakakatakot naman. Pag ang Diyos ang nagsabi niyan, walang problema dyan. Amen? Amen. Amen? Amen. May nag-i-amen yung isa dun. Ah. Okay. Hindi na gets. So si Eliakim daw ang Diyos ang mag-ano sa kanya. So hindi siya, pag sure place, so hindi lang basta-basta place. Pag pinako ka sa maayos na lugar, yung mismong lugar na yun, o kaya matibay talaga, hindi ka na maalis doon. And he shall be for a glorious throne to his father's house. So ibig sabihin, talagang hindi maalis, hindi maasakop. Mamaya, maasakop din yan eh. And they shall hang upon him all the glory of his father's house. Parang, ito meron ako dyan mga hinahangiran. Siyempre iba, mapako lang, di ba? Ang busy si ate sa ano. A cellphone, yes. Alam niyo yung isa kasi yung pantalong, hindi ko na napalaban eh. Inahangel ko na lang ganun. E paano pag hinangel ko na lahat doon? Yung pati sapatos. E so yung pag nasira yung bagsak lahat ng hinangel ko doon, di ba? Sabi dito, yung lahat daw, nilagay na sa kanya kay Eliakim kasi parang yung botong-boto sila doon. Andun na yung confidence, kaya niya yan. Ganyan po yan, kahit na nakita niyo na yung mga politiko natin ngayon, di ba? Sumasayo pa yung Lenny, ano man niya. OA naman ito. Yung iba talaga kasi naiiniwala doon. Yun ang totoo, bakit sila magaganong-ganong, lalakad sila, naiiniwala sila doon. Ikaw ang tagapagligtas ng ating bansa. Mga ganun pa yung mga yan eh. So, ganun daw ang gagawin nila kay Eliakim in that day. Meron ito yung nangyari dito. Len, naliyan. Mamaya na yan. All the glory of his house, the offspring and the issue, mga anak daw nun, mga... And all the vessels of small... Pati maliliit na bagay. Parang yung pag may politiko, di ba? Yung t-shirt mo. Duterte. Sombrero mo, Duterte. Lahat na lang, pati pa naman sapatos, ano ba? Oche, ano? Ando na kasi, ando na lahat ng utak mo eh. Ikaw ang aking ano. The vessel of cups. Even all the vessels of flagons, ibig sabihin, doon mo na hinang. So sa palagay, ano mangyayari? Well, depende. Tayo, kaya katiwala tayo kay Jesus, pati kaluluwa natin, amen? Pero natin mapagkakatiwala si Jesus. At yun ang pinipicture ni Eliakim. Kaso, medyo may negative sa bandang huli. Sabi dito, in that day, the Lord of hosts shall the nail, ano yung nail kanina? Sino yung nail?
si Eliakim, o yung nag-fasten kay Eliakim, yung problema, sabi niya dyan, yung Diyos mismo magtatanggal. Shall the nail that it fastened, that is fastened in the sure place, be removed? Kaya kung alam niyo na yung history nito, namatay na nila natin ng Kings of Judah eh. Alam niyo ba yan? Though meron namang sumunod, pero nasakop na sila, pero nakabalik sila. So tuloy-tuloy na naman yun hanggang kay Jesus. At pagkatapos si Jesus, syempre wala na siyang anak. Wala na, kasi siya na yung hindi nagbabagong priesthood tsaka king. Wala nang kailangan sumunod sa kanya. Okay? Be removed and cut down and fall. So lahat na eh. And the burden that was upon it, yung kanina mga sinabit niya doon, ubos. Bakit? Kasi sinabi ng Diyos. So tapos na tayo. So ang tanong, but Lord, ba't ginawa niya yung pastor kaya no? Sa Israel. So alam niyo na, sinabi natin kanina eh. Pwede mo sila magsisi, bumalik sa Diyos, magbalik loob, di ba? Para mga ano natin ito. Kasi sabihin nyo, ha? Hindi sila pinalis dito. Gusto ko, hindi sila makita. Ang alalala siya, sabi ko, kaya tinitiwalag yung mga iba para lalo silang mag-isip at makabalik. Yun yun. Kasi kung hindi mo rin gusto magbalik, di huwag ka rin bumalik talaga. Pero sabihin nyo, minsan, men, eh, kung nakita mo masaya na siya doon, di dyan nga na. Huwag kang babalik dito. Amen? Amen? Balik tayo sa kanina. Kasi ganun niya. Kasi binaliwala ang Diyos na hindi siya ginalang. Ni hindi tumingin. Sino ba nagbigay sa kanilang vision dito? Ang Diyos din eh. Amen. Through His mga servants niya, mga propeta. So, ibig sabihin, hindi na sila kaya manghula. Ganun tayo spiritually. Hindi nyo kailangan manghula. Supposedly, kung nakikinig kayo, alam mo dapat, di ka na di-disappoint eh. May mahirap, di ba? May mahirap, may mawala dito, malungkot, di mawala yan. May mahirap, may masaya, konting blessing, may mahirap ulit, balik ulit, may nakakasawa, may nakakantok. Tuloy-tuloy pa rin. Dahil winarni nga na tayo, alam na natin dapat yan. So dapat kung nagbago sila, kung maramihan sila, again, hindi sila lahat dito kalaban. May mga remnant na tinatawag, di ba? Naalala nyo, paulit-ulit tayo sa remnant sa Isaiah. So hindi sila dito lahat papatayin. Marami sa kanila. May mga magtatapat din, katulad ng pinipicture ni Hilkiah. Pero bandang huli, bagsak pa rin. Pero may matitira doon. Kung alam niyo yung kwento nga ng Israel, nasakop sila, ubos sila. Pero may hari-hari sila doon, kilala pa rin nila, si Jehoiakim, bandang huli, binigyan ng pabor, bandang huli, hindi yung pinatay, nagkaanak, hanggang, anak-anak-anak, hanggang kay Jesus. Ayun yun. So, pero, warning, ano yung title natin ulit? Ito yung tanong dyan eh. Huwag sana tayong magiging ganito na ni hindi man lang tumingin, no? But you have not looked unto the maker thereof. Kung may bahay ka hindi maintindihan, tanong mo sa Diyos. Amen? Namatayan ka ng sino. Tanong mo sa Diyos, bakit kaya? Alam mo na naman eh. Lahat tayo pupunta dun eh. Ngayon tayo ginawang immortal lahat. Dati, oo, kay na Adam, di ba yung nagkasala eh. Di wala. Plan B tayo. Then destruction of people who don't respect God or heed His given warning. So, kaya po Bible tayo. At di tayo katulad ng ibang churches dyan. Puro saya. Praise the Lord. Blessing. Claim it. Name it. Hallelujah. Napansin nyo ba hindi tayo ganun? Para lalo kayo maging masaya kasi matalino kayo. Nawawarning na kayo. Amen. Ang pinakamatalinong tao, yung alam mo na yung darating. Handa mo na yon. Then kung mangyari man yun, handa ka na. Kung hindi mangyari, di okay, salamat. Ganun din sa blessing. Kung di dumating, konti lang, at least masaya ka kasi lagi ka nag-pray, nahingi mo sa Diyos. E pag malaki pa yung dumating, hindi lalong blessing. Nagiging masaya kasi di ka masyadong nag-expect. Masaya, di ba? Ayan, so yun lang, patating nyo rin sa iba, sarili nyo rin.
Nakaboring ba mag-ano? Makinig? Aminin nyo na, minsan boring talaga. Kasi di mo naiintindihan, di mo na susundan. Kaya palakasan mo yung sarili mo, maging matalino ka. Pag matalino ka na, ang saya na niyan. Kahit anong bato ko dito, naglumiko pa ako. Tapos, alam mo, babalik ulit dyan. Hindi ka mo-boring kasi, natututo ka eh. Okay, let's pray Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. We pray na kayo po'y kilos sa amin. Tulad nakita namin, again, example nyo dito, pinagpala nyo, Lord, sila, ang Israel dati, but sila pa yung matigas ang katamihan sa kanila, naging matigas ang ulo, ni hindi tinanggap nga si Jesus. So, I pray, nakita namin warning dito. May mga bagay di kami maintindihan, sa inyo kami lumapit, magtanong, at the very least, Panginoon, respeto ka namin kung ano yung decision mo, ano yung plano mo, ano yung naging design mo, anong pinili mo, at hindi, Panginoon, I pray na malaman namin yung kalooban niya. Maging matalino kami. At yung another example pa yung kanina, yung mga negative people dito, si Shebna, na huwag namin gayahin. Gumaya kami, Lord, sa I believe, yung si Eliakim, Panginoon. Example siya ng medyo pinipicture si Jesus. Example ng matapat na tao na later ipopromote. At sabi doon, parang ipapako, Lord. Ibig sabihin ay tatalaga niyo, Panginoon, iseset niyo, Lord, sa isang lugar ng blessing, Panginoon, at stability, Panginoon. Ilang po, Lord, again, salamat sa mga salita niyo. Mag-establish kami ng salita, especially. Salamat sa mga bago, Lord. Hindi sila mabigla, Panginoon, ba't magtiwala lang. Alamin yung kalooban, gawin ang kamakaya sa mga matagal na, Panginoon, mag-alalayan, gawain, ganyan, Pastor, Lord. Dahil yung pinipicture namin, in-expect namin ang reward sa inyo, Panginoon. At even sa inyo, patuloy, Panginoon, nang 6 years na kami. Masalamat kami sa inyo, patuloy. At the same time, tuloy ang trabaho, tuloy ang katapat, tuloy ang paghingi sa inyo ng wisdom, Panginoon, para gagawin ang isang buhay ministry, Panginoon, sa pamilya. Alam po, Lord, kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.